Tinulong ng Land Transportation Office ang mga LGU at Transport Group kaugnay ng mga reklamo laban sa No Contact Apprehension Policy. Saksi, si Joseph Moro. Apela ng Land Transportation Office sa mga lokal na pamahalaan suspindihin muna ang pagpapatupad ng kanika nilang No Contact Apprehension Policy. Ayon kay LTO Chief Joffelo Guadi, sila'y habang pinag-aaralan ang mga reklamo ng ilang transport group na mga operator ang nauobligang magbayad ng multa ng paglabag ng kanilang mga driver. Sabi ni Guadi, baka pwedeng ripasuhin ang polisiya para ang mismong driver o nagmamaneho ng sasakyan ang mananagot sa paglabag. Isang Quezon City sa mga syudad na may NCAP. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nitong Hulyo lamang nila ito pinatupad. Pero nung isang taon pa, nagkaroon na sila ng test run para makita ang mga posible maging problema ng NCAP. Well, I would like to now know, given that I believe we have addressed the comments and suggestions already, what is the basis of the LTO if yung basis nila is something we overlooked? 30% daw ang ibinaba ng traffic violations sa lungsod simula ng ipatupad ng NCAP. Tutol din si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na bumalik sa dating sistema. 2019 pa ipinatutupad ang NCAP sa Valenzuela at may mahigit 200,000 na violators ang nalambat nito. Photo, lalabas dyan. Number two, yung mga sino ang may mali, sino ang may mali, turuan, away. Minsan kawawa rin traffic enforcer namin dito, abused na rin verbally, emotionally, physically. May ebidensya, ginawa mo ito, bayaran mo. Kung hindi naman, meron naman kami adjudication committee. Pabor ang ilang mga mayor kung saan meron ng NCAP o yung No Contact Apprehension Policy na pag-isahin ang kanilang mga multa at ang kanilang sistema ng NCAP. Sa Quezon City, ayon kay Mayor Belmonte, 2,000 pesos ang average ng mga multa. Sa Valenzuela, nasa 2,000 hanggang 3,000 pesos ang multa, depende kung pang ilang paglabag mo na ito. Okay ako doon, to uniform, a standard penalty and a standard system. Bukas naman kami doon sa penalties. Kung babaguhin yun. Kaya lang, I think there are other cities that also have the NCAP. So it would help if pare-parehas yung aming decision patungkol dito. Ang commuter group na The Passenger Forum tutol din sa pagsususpindi ng NCAP, lalo pat malapit na ang pasukan. Kung kailan papalabasin natin yung mga bata, yung mga kabataan, saka natin tatanggalin yung naging dahilan na kahit papaano, naging mas safe yung ating yung mga kasada. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.